Magandang araw mga kabarya. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga po pala si Mark. And welcome to Mark Collections YouTube channel. Ngayon po ay meron po dito mga barya. Ang tawag po dito ay mga Nordic Gold Coins. Ayan po. Actually, ito po mga Nordic Gold Coins na ito ay mga Euro Coins. Ang Euro Coins po ay ginagamit ng mga bansang member po ng European Union. Tulad po ng Spain, Belgium, Croatia, Germany, France, at marami pa pong iba. Actually, sa ngayon po, ang member po ng European Union countries ay 27 na po. Yun po, 27 countries po ang member ng European Union. Sila po yung gumagamit ng ganitong barya. Okay po. So, check po natin. Ayan po. Ang Euro coins po ay merong 8 denominations. Yun po ay ang 1 euro cent, 2 euro cent, 5 euro cent, 10 euro cent, 20 euro cent, 50 euro cent, 1 euro at 2 euro. Yun po ang mga denomination ng euro coins. Pero ito lang pong 10, 20 at 50 ang may composition na Nordic Gold. So ano po ba yung Nordic Gold? Yun po ba ay ibig sabihin po ba nun ay may halong ginto ang mga coins na ito? Ang sagot po ay wala. Kasi yung Nordic Gold po ay made of copper alloy lang po na kulay ginto lang po. Ayun po, wala po itong halong ginto. Ang breakdown po ng composition niya ay 89% copper, 5% aluminum, 5% zinc, and 1% tin. Ayan po, na gold colored lang po ng mga coins na ito. Okay po. So, check po natin ang design nito. So, ito pong 10, 20, at 50. Ito pong side na ito, ito po yung actually ay yung reverse nila. So, kung i-check po natin sa reverse po nila ay makikita po natin yung ito sa 50. Check natin. Map po sa kaliwa, then may mga stars. Then yung face value na 50 euro cent, 20 euro cent at 10 euro cent. Ayan po. Pare-pareho po sila ng reverse. Ito po yung reverse. Lahat po yung 27 countries na gumagamit po ng coins na ito, pare-pareho po yung reverse, yung design nila. Pero pagdating po sa obverse ay may kanya-kanya na po silang design. Check po natin. Ayan po. Kung makikita po ninyo, ay iba't iba po yung designs ng obverse nila. Kasi po, kada countries po ay may kanya-kanyang design. Pero, required po sa kanila na gamitin po yung 12 stars. Kung makikita nyo, lahat po sila ay may 12 stars. Ayan po. Kasi po yung flag po ng Europe ay ang design po niya ay yung may 12 na gold stars na ang background po ay blue. Kaya yun po, dapat gamitin din po yung 12 stars. Yun po yung requirement sa kanila. Ayan po. So, for example, ito po ay ito po yung design ng
Espanya. Yan, Espanya. Ito po yung sa Spain. Ayan po. So, kanya-kanya po silang design. Okay po. So, maganda din po itong i-collect ng mga collectors. Kung kasi po, yun nga po, marami pong designs. Kung makukompleto po, ay magandang set din po yun. Ayan po. So, check po ulit natin. Ayan po, para po silang mga ginto. Yan. Okay. So, magkano po ba ang palitan nito ngayon? Ang palitan po ngayon, ang 1 euro po ngayon ay equivalent po to 58.16 pesos. So, yun po. Ang 50 cent po, 50 euro cent, ang conversion po nito ngayon ay, so kung di-divide mo po yung 1 euro na 58.16, ay ito po ay mga 29 to 30 pesos. Yan po. Then yung 20 euro cent naman po ay mga 12 pesos. Then yung 10 euro cent naman po ay mga 6 pesos, mga ganun po. So yun po ang price nila. So ayun lamang po ang ating feature ngayon sa video ito. So maraming salamat po ulit sa pag-view ng ating video, and please pa-like naman po and pa-subscribe ng ating channel. Nga pala po, shout out nga po pala kay Sir Felix Paghubasan na taga Malabon City. Ayan po, siya po ay nagpa-shout out. So kayo din po, kung gusto nyo din pong magpa-shout out, ay mag-comment lang po kayo para sa next video po ay sa-shout out ko din po kayo. So muli po ay maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Bye-bye po.